tahimik at payak. Ganyan kung ituring ng mga tao ang Talim Island sa binangunan Rizal. Pero sa likod ng ganda ng isla, nakakubli ang mga kwento ng kababalaghan. Yan ang mga masasamang elemento na nagdudulot daw ng trahedya at kumite ng buhay ng mga tao. Sa gitna ng lawa sa binangonan Rizal, matatagpuan ang Talim Island. Isang lugar na napapalibutan ng misteryo. Isang tahimik na islang may kinukubling lihim mula sa nakaraan. Ito raw ay pinagmumugaran ng mga kakaibang elemento. Mga kapreng nagmamasid, dumulutang na white lady, lalaking itim, ligaw na multo ng mga bata, at mga kaluluwang nasawi. Bago yan, siyempre, ang dami kasi namatay dyan. Tatakot yung iba. Kasi ano nga daw po, pagka may dumadaan sila dyan, parang mga natatakot, kung dyan lumubog yung bangka, nakakarinig daw ng mga umiiyak, ganun. Meron nagsabi na may mga kumakaway daw dyan sa Pritil, kinakawayan yung mga bangkang pampasayaran dumadaan. Dahil sa takot sa isla, ang iba ay pilit na lang nananahimik. Pero may mga mata pa ring nagmamasid at handang magkwento ng mga misteryo na dapat ay isang lihim na lang. Tulad na lang ni Aling Ibyang na halos 60 taon nang nakatira malapit sa Talim Island. Sa tagal niya raw na paninirahan dito, hindi na raw siya nagugulat sa tuwing may narinig siyang kwentong kababalaghan. Hindi na bago sa akin ang mga naririnig ko, yung mga pangyayari. Kahit kasi ako, na-experience ko yun. Hanggang ngayon, di lang alam nung iba. Marami raw barangay ang nakapalibot sa isla. Pero may isang namumukod tangi, ang Barangay Kalinawan. Maliit lang ito, pero ang hindi alam ng iba, sa mga matataas na puno at kailaliman ng lawa, nagtatago ang sikreto ng isla. Isa sa kilalang kwento sa lugar nila ay ang White Lady na madalas daw magpakita. Naniniwala si Aling Ibyang na isa ito sa mga kaluluwa ng mga doktor at nurse na namatay sa lawa ilang dekada na ang nakalipas. Noon, nagkaroon ng request para magkaroon ng medical mission sa kabilang barangay. Ngayon, tumawag sila ng maraming doktor at nurse para mag-mission. Ang nangyari, may isang matanda lumapit sa kanila para i-postpone yung medical mission. Kaso, ang problema, hindi sila nakinig. Ang ginawa nila, nagpatuloy pa rin. Hanggang sa nangyari nga yung aksidente na paglubog dito mismo sa tapat ng pulo ng Diablo. Ito ay kwento raw na nagmula pa sa mga mas matatanda sa kanya. Kaya sa bawat tahimik ng gabi, naniniwala si Aling Ibyang na mga multo ng nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam sa bayan. Sa ngayon si Benjamin Silvestre na mahigit 70 taon nang naninirahan sa isla. May presensya ng mga masasamang elemento sa kanilang lugar. Siya raw mismo kasi ay minsang naging biktima. Naranasan kong parang may nananakot, parang may kapre dyan, may white lady. Inanalo ko sa buhay ko nung ako yung teenager ng mga panahon na yun. Akala niya, kwentong kutsero lamang ang mga ito. Kaya noon ay malakas ang loob niyang umuwi kahit lumalalim ng gabi. Pero nagbago ito nang minsang may isang kakaibang nilalang daw ang umagaw sa kanyang atensyon. Minakita ako dyan, parang damit na nakasampay, na mga parang mahaba ang buhok, hindi ko makita yung paa. Nakatalikod yun, hindi nakaharap. Kaya hindi ko kilala kung may mukha o may katawan. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, hindi raw siya nagpatalo sa takot. Bagkus, sinubukan niya pa itong kausapin. Hindi ako tumakbo. Basta tinanong ko doon, kung sino ka man, huwag mo akong takutin. Yun lang ang sabi ko. Pero tila hindi na pagbigyan ng kanyang pakiusap dahil di pa man siya nakakalayo. Isang itim na elemento naman ang sumalubong sa kanya. Ngayon, lumakad na ako.
Pagdating ko din sa kabila, mayroon na naman parang maninikaril yung malaki. Ito raw ay isang malaking lalaki. Maitim ang kutis, mahabang buhok, at nanlilisik ang mga mata. Sa tingin niya, ito ay isang kapre. Ang karanasan nito ni Tatay Ben ay tila na ulit muli nitong linggo lamang. Ang kapre raw kasi, nagpakita naman kay Aling Ibyang. Eh, dapat hapon yun, medyo may sikat pa ng araw. Doon siya nakaraw sa bandang kanluran, kaya hindi kita mukha. Malaking anino. Naniniwala si Aling Ibyang at ang iba pang residente na ang mga elementong ito ay may kinalaman sa mga aksidente sa lawa. Kumukuha raw ito ng buhay ng maraming tao, bata man o matanda. Kapag lumaki raw ang tubig sa lawa, ay may posibilidad itong magdulot ng panganib sa mga residente, lalo na sa mga malapit sa lawa. Wala makapagsasabi kung kailan mangyayari o sino ang mga magiging biktima. Tulad na lang ng isang insidente ng nangyari sa lawa noong July 27, noong nakaraang taon, na gumulantang sa mga residente ng isla. Isang pampasaherong bangka ang lumubog at kumitil sa buhay ng 27 katao. Kabilang sa mga namatay ay ang 24 years old na guro na si Denise Aparentado. Si Denise ay dapat uwi lamang sa kanila para magbakasyon. Sunod-sunod daw kasi ang out of town nito para mag-seminar bilang isang teacher. Ang hindi inaasahan ng ina na hindi na pala aabot ng buhay ang anak sa kanilang bahay. Dahil sa muli nilang pagkikita, isang malamig na bangkay na si Denise. Kwento rin ni Glenda, nang mamatay si Denise, doon niya lang napansin na tila may premonisyon na ang anak sa kanyang kamatayan. Kahit masama ang panahon, pinilit daw nitong makauwi sa bahay sa kagustuhan na makasamang pamilya. Bawat post ng anak ko, yung tubig yung makikita. Yung mga picture niya, puro sa tubig. Minsan, habang nakaburo lang anak na si Denise sa kanilang bahay, nagparamdam at nagpakita ito sa kanya. Kung naging magandang paraan ang pagbisita ni Denise sa kanyang ina, iba naman ang naging kaso ng ilang residente sa bayan. Mas lalo pa raw dumami at napapadalas ang mga nakakatakot at nakakapangilabot na pangyayari sa isla. Kung dati-rati ay tanging white lady at kapre lang ang kanilang nakikita, ngayon daw, may mga misteryong itim na lalaki na rin ang tila pinaglalaruan ng mga bankero. Timis na wala naman tao. Pag may dumadaan mga pampasayerong bangka, sando doon, wala naman kumakaway. Tapos sabihin nila, may kumakaway daw. Eh, wala naman. Nararamdaman ko sila, hindi ko lang sila nakikita. Para sa mga residente ng Kalinawan, ang mga kababalaghang ito ay may kaugnayan sa aksidente noong nakaraang taon. Lalo na si Aling Ibyang na hindi nilulubayan ng masasamang elemento. Isa na raw dito ang pagbisita sa kanya ng isang babae na kung titigan ay hindi pangkaraniwan. Isang araw, dumapit sa akin. Parang binalaan ako, pinag-iingat. Meron siyang sinabi sa akin na mag-ingat daw ako. Kasi meron daw isang aksidente yung mangyayari na ako ang sisisihin. Hindi ko naman alam kung kailan mangyayari yung aksidente yun. Kaya hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa kanya kung sino nga ba ang babae na bumisita sa kanya. Oo nga po, madalas nga po ako nakakaramdam ng kaba. Minsan tinatang ko sa akin ko, ba't kaya ako nakabahan? Matapos ang paglubog ng bangka sa lawa, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyaring kababalaghan sa isla?